So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Ngayong araw na to, ngayon sa topic natin ito, pag-uusapan natin kung paano ba ang tamang pag-iimbak, okay? O ang tamang paglalagay o pag-iipon ng itlog sa ating mga refrigerator. Siguro, karamihan sa ating mga backyard breeders, may kani-kanilang refrigerator. Okay? Siguro yung walang refrigerator sa kanilang bahay is talagang walang kakayahang bumili. Pero ito ang pag-iimbak ng itlog na i-share ko sa inyo sa ating vlog na to, mga kamanok. Ito po ay para sa mga may rep sa bahay. Okay? Mahalagang malaman natin, especially sa mga newbie, sa mga baguhan, ang bagay na ito. Okay? Baka kasi mamaya, hinahayaan nyo lang yung itlog sa kung saan-saan, tapos lumilipas yung panahon, yung araw, okay, hanggang sa masira po yung mga itlog. Sayang naman yung panahon, yung pera, yung patuka, okay, yung pag-aalaga natin sa ating mga manok, kung hindi naman natin naaalagaan ng maayos yung ating mga itlog na naipuproduce. Ito mga kamanok, bago natin umpisahan yung topic na yan, sa mga baguhan pa lamang na gusto ng mga usapin ng pagmamanok kagaya neto, isa lang yung hinihiling ko para naman sa ganun, ganahan ako na maggawa ng mga video na kagaya nito na makakatulong sa inyo, sa inyong pagmamanok. Sa baba ng kamay ko mga kamanok, may subscribe button, notification bell, yung kampana, and yung join button. Kahit alin sa tatlong yan mga kamanok, pindutin mo lang yan para lagi kang maging updated sa lahat ng mga video na gagawin ko mga kamanok. Kung napindot mo na, isa sa mga yan, maraming salamat sa iyo at sigurado ako makakatulong lahat ng video ng pagmamanok na ginagawa ko sa iyo. Okay, ngayon nyo, pag-usapan na natin yan. Mga kamanok, alam naman natin na sa breeding, medyo hassle talaga yan. Sa una, ang daming mga katanungan dyan, especially yung mga baguhan. Bakit daw hindi umiitlog yung kanilang mga manok? Bakit daw ang tagal mag-labing-labing ng kanilang mga manok? Tapos, nung umitlog daw, bakit hindi naglimlim? Okay, so maraming katanungan. And ngayon nga, pag-usapan natin yung pag-iipon ng itlog. Mga kamanok, sa natural way po ng pag-iitlog ng ating mga alagang mga manok, 7 days to 10 days lang po ang itinatagal ng freshness ng itlog kapag siya is nasa normal temperature under the sun. Ibig sabihin, kung siya man is nasa pugad, kung siya nakapatong lang ba siya sa lupa, o kung saan man, basta nasa labas siya ng bahay natin, o kung saan man, basta wala siya sa loob ng refrigerator. So, ang tinatagal lang niyan is 7 days to 10 days. Dapat malimliman na kaagad dyan ang inahin. And kapag kalabampas, sa araw na yon, 7 days to 10 days, possible, bababa na po yung fertility rate. Ibig sabihin, bababa na po yung percentage na mapipisa sila lahat. Kung sila is merong similya, bababa na po yung percentage na mapipisa sila. Okay? Kapag ka mas tumagal pa ng tumagal, mas bababa pa ng bababa hanggang sa wala na pong, mapisa. Okay? Kapag ka naman, ito na nga po yung ating main topic, ano? Mag-iipon tayo ng itlog from the nest, papunta sa, okay, sa refrigerator. Kapag umitlog po sila, okay, and the day na umitlog sila, kuhanin nyo na po yun, balutin nyo po sa tissue. Okay, sa tissue mas maganda sa papel. Okay, tissue or papel, walang problema mga kamanok. So, paano ba yung ideal na dami ng tissue na ating ibabalot sa itlog na to? Okay, so, walo pong bar na ganon. Diba yung tissue, may pagitan siya na bar. Okay, so, walo pong bar ang kailangan nyo, ganong kahaba ba? Parang ganito pong kahaba yun mga kamanok. So, walo pong bar yon mga kamanok. Itutupin nyo po sa dalawa, magiging apat na lang na bar, na dalawang magkasapin yon, tapos saka nyo po siya bibiluti na parang candy. Okay? So, yung po mga kamanok, yung kapal ng tissue is napakaganda na po dun sa itlog para siya ay maging safe sa loob. Okay? So, ilalagay natin siya sa chiller, sa ilalim mga kamanok, dun sa lagay ng gulay.
Okay, sa ilalim po. Bakit po sa chiller? Kasi po sa chiller, meron po siyang parang door or hindi po kaagad siya napapasok ng mga germs or bacteria sa loob ng refrigerator, kaya po doon natin inilalagay. Okay? Pwede rin naman po sa ibabaw, pwede rin naman po dito sa lagay ng itlog, pwede rin po dyan as long as nakabalot po siya ng tissue. Bakit po natin binabalutan ng tissue yung mga itlog? Para po sa ganun, may protection po sila para doon sa mga germs, sa mga amoy na hindi maganda sa loob ng refrigerator, kagaya ng ulam, gulay, o baka mamaya may mga prutas na nabubulok. Okay, so paikot-ikot lang po yung amoy doon. So possible makontaminate yung mga itlog kapag wala po silang tissue. So sa tulong ng tissue, mga kamanok, natatrap po niya yung possible na mga bakterya na po pwedeng pumasok doon sa loob ng ating mga itlog. Pag pumasok po yun, bababa po yung fertility rate. Okay, baka po hindi mapisa. Okay, kasi po ang eggshells po, mga kamanok, hindi man po natin nakikita, butas-butas po yun ng maliliit na possible dun po magsimula yung bacteria para makapasok sa loob ng itlog. Okay, else kung wala namang laman ang refrigerator ninyo, kung wala namang laman, malinis na malinis, itlog lamang ang inyong ilalagay. Kahit huwag nyo nang balutan ng tissue, okay lamang yan. Okay? Kasi po wala naman pong bacteria or germs na possible pumasok dyan kung wala naman po talaga siyang kasama. So, iniingatan lang natin dyan is mabasa at saka yung dumi na possible na pumasok sa itlog. And else, bago nyo po siya balutan ng tissue, mga kamanok, linisin nyo muna. Kumuha kayo ng basahang basa. Basain nyo lang ng konti. Huwag naman sobrang basa. Ano ng konti? Maligamgam na tubig. Punasan nyo po yung mga maduduming itlog para sa ganon, hindi po ito mapasok ng germs or mikrobyo. Okay? Para nandun pa rin po yung freshness ng itlog. Okay? So, sa pag-iimbak natin ng itlog sa refrigerator, from 15 days. Okay, tingnan nyo yung pagkakaiba. Ano? Yung isa 7 to 10. Dito naman, nagiging 15 to 20 days. Okay, natutulog po yung asimilya ng itlog doon sa loob ng itlog kapag ka siya is na sa loob ng refrigerator. Okay? And baka may magtatanong, ano naman po, gano'n naman po ang volume na ilalagay natin sa ref? So, ilagay nyo lang sa number 1. Huwag nyo nang itataas, huwag nyo nang ibababa. Number 1 is the ideal measurement of your refrigerator kapag kayo is nag-iimbak ng itlog. Okay? So, sana malinaw yung pagbibigay ko ng advice o ng simpleng kaalaman sa pag-iimbak ng itlog sa ating refrigerator. Okay, so mga kamanok, bago ko tapusin ang simpleng video ng ito. Okay, so sa mga kamanok natin dyan na nagagayak ng kanilang mga alagang mga manok. So ito, mga kamanok, kung kayo man is nalilito hanggang ngayon kung ano bang mga vitamina and suplemento ang inyong ibibigay, ito na lang, mga kamanok. So Herb Ox, napakaganda nito. This is a natural and organic supplements na makakatulong sa inyong mga alaga. Okay, para sa ganun mabigyan siya ng maayos na health. Okay, so andito rin ang ating Herb Botics. Eh, napakaganda nito. Purong-puro, mga kamanok, makikita nyo yung pulp, makikita nyo yung fiber na talagang nasa kanya. Okay, makikita nyo yung ganyan. Itapat nyo sa araw, itapat nyo sa ilaw. Pag po lumusot ang liwanag dito sa probiotics, ibig sabihin, malabnaw na po yon. Pero ito, mga kamanok, itapat nyo po sa liwanag, wala po kayong masisilat o makikita na liwanag dahil ito po ay purong-puro, mga kamanok. And also, lastly, andito rin yung ating herb bolts. Okay, so mga kamanok, kung kayo man is may iginagayak at nakikita nyo na nai-stress, nalulungkot, 3 drops lang nito. Mapapansin nyo, babalik po yung sigla, gaganda po yung kalusugan ng inyong manok. Especially kung kayo is nasa event na, okay, so ang laking tulong po nito, mga kamanok. Okay, and ito ang napakaganda. Dahil sa magtatapos na po yung taon, magkakaroon tayo ng year-end promo, mga kamanok. Sa tatlong vitamina na ito, okay, less tayo ng 50 pesos. Okay, malaking bagay yun, mga kamanok. So, sa mga newbie, sa mga baguhan natin na walang kakayahang makapag-afford nitong ating mga vitamina nito, binawasan natin ng konti yung price nila. Ang dating 200, magiging 150 na lamang. Ang dating 450 na herb box, magiging 400 na lamang. So, sa mga interesado, mga kamanok, sa ating mga vitaminang ito, i-PM nyo lang ako or tawagan nyo ako sa 0916-269-2725. Okay, malaking tulong to, mga kamanok, para sa inyo. Especially yung mga newbie na hindi alam kung paano maggayak ng kanilang mga alagang mga manok. Okay, so i-PM nyo na ako.
Napakaganda nitong promo na to. Limited promo lang ito para sa inyo mga kamanok, hanggang December lamang po ito. Ano? So paano mga kamanok, bago natin tapusin ang simpleng video ng ito, I just want you to remind na meron pa tayong isang channel, yung PJ Vergara. PJ Vergara, may hawak akong sweater doon, pumpkin sweater. Mga video rin po ng pagmamanok at pagbibigay ng advice ang aking ginagawa doon. And syempre, lastly, yung Mamay Love Advice. Pag kayo man may problema sa pag-ibig, nagsishare po ako doon ng mga tips kung paano makakatulong yung mga advice ko pagdating sa usapin ng pag-ibig. Ulitin ko, Mamay Love Advice. Sana mapuntahan nyo yun at makapag-subscribe din kayo. Okay, so far so good. So sa mga gusto talaga ng mga ganitong klaseng tips, huwag niyong kalilimutan pindutin yung subscribe button, notification bell, and join button. Kahit yan man lamang mga kamanok, maibigay niyo sa akin at gagawa pa ako ng maraming tips na kagaya nito sa inyo. Hanggang sa muli mga kamanok, this is Linyada ng Mamay. Paalam.